Magandang araw mga kabakbakan. Maligayang pagdating muli sa ating channel. Medyo hindi nga masyadong maganda ang Pasko at pagsalubong ng bagong taon ng Puerto Rican na si Emmanuel Rodriguez sa kadahilan ng hindi pa nila matanggap-tanggap ang kinahinatnan ng bakbakan nila kontra sa ating The Assassin Reymart Gaballo. At talagang iginiit pa rin nilang pinanalo nila di umano ang unang pitong round at tanging round 8 at 9 lamang daw ang nakuha ng ating pambato sapagkat nakuha din daw nila ang huling tatlong round. Kaya sa ngayon ay naghain ng hiling ang kampo ni Rodriguez sa WBC upang reviewin ang naging bakbakan. At itinulak din nila ang agarang rematch sa loob ng 120 araw. Ngunit ano nga ba ang magandang susunod na hakbang ng ating The Assassin Reymart Gaballo? Ngayong nasa kamay na niya ang WBC World Bantamweight Interim Title at sa kabilang dakoy siya rin naman ang rank number 1 ng WBA. Pag-usapan natin yan mga kabakbakan. Pero bago yan kung kakarating nyo pa lamang sa ating channel at kung nagustuhan nyo ang mga ganitong content ay hinihingi ko po ang inyong kaunting suporta. At papindot na lamang sa like, subscribe at bell button sa ibaba para sa marami pang paparating na mga boxing updates. Dati ay hindi pa masyadong kilala sa Amerika ang pangalang Reymart Gaballo. Subalit matapos ang kanyang bakbakan kontra kay Emmanuel Rodriguez noong nakarang December 20 ay unti-unti nang nakilala ang binansagang The Assassin. Kaya ngayong maituturing na siyang isa sa mga bigating mandirigma sa dibisyon ay mas marami nang nananabik at nag-aabang sa kanyang susunod na mga laban. Kaya sa tingin ko ay merong apat na posibleng hakbang si Reymart Gaballo na kanyang pagpipili ang tahakin sa taong 2021. Una, bago pa man nakuha ni Reymart ang interim WBC Bantamweight title, naging mandatory challenger na sana siya sa WBA. Nang makuha niya ang interim WBA title noong taong 2018 kontra sa Amerikanong si Stephen Yang. Subalit nagdaan ang mga panahon ay hindi ito mapagbigyang lubabad para sa buong titulo. Hanggang sa ngayon ay siya pa rin ang nasa rank number 1 ng WBA kung saan si Naoya the Monster Inoue ang kampiyon. Kaya malaki din ang chance ang posible maikasa ang kanilang bakbakan. Pangalawa, ngayong si Reymart Gaballo na ang bagong WBC Bantamweight Interim Champion, sa pamamagitan nito isa itong magiging susi niya upang labanan ang full WBC World Championship title na hawak ni Nordin Ubali na ngayon itinanghal muna bilang champion in reses dahil hindi ito nakapagdepensa ng kanyang titulo sa kadahilanang nagpositibo siya sa kumakalat na virus. Kaya posibleng sa maagang mga buwan ng taong 2021 ay kailangang magbalik aksyonan ni Ubali. Dahil kung hindi ay nanganganib na tanggalin sa kanya ang titulo at posibleng ang interim champion na si Reymart Gaballo ang tanghalin na bilang world champion ng WBC sa Bantamweight Division. Pangatlo, napakasakit para kay Emmanuel Rodriguez na tanggapin ang magkasunod na pagkatalo sapagkat sa tingin nila ay ang bakbakan nila para sa interim WBC ay daan na sana para maging world champion ulit. Kaya kung para sa kanila kontrobersyal ang naging hatol ay posibleng magaganap ang kanilang hinihiling na rematch kontra kay Reymart Gaballo. At ang pang-apat ay kung sakaling hindi pa mapagbigyang mapalaban para sa buong world title ng WBC or WBA ay posibleng idepensa niya muna ang kanyang hawak na titulo upang mas lalo pang maasa ang abilidad para sa marami pang paparating ng mga malalaking laban. Kaya kung para sa inyo mga kabakbakan, ano kaya ang magandang susunod na hakbang ng ating The Assassin Reymart Gaballo? Handa na ba siyang harapin ang WBC World Champion na si Nordin Ubali? Or maganda bang pagbigyan niya ng rematch ang hindi pa nakamubo na si Manuel Rodriguez? O di kaya itulak na niya ang pagkakataon bilang rank number 1 ng WBA at hamunin si Naoya Inoue? Or dipinsahan niya na lang muna ang kanyang interim WBC Bantamweight title? At hanggang dito na lang muna ang diskusyon natin sa araw na ito mga kabakbakan. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat palagi.